dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat tayo ay ginulat sa pagdating ng pandemya. Lahat tayo ay apektado ng mga naging pagbabago sa ating araw-araw na buhay. Marami ang natakot na ngamba at nabahala sa mga susunod na mangyayari. Maging ang kabuhayan ng marami ay naapektuhan ng husto. Ngunit paano kung hindi lamang ang takot na dulot ng pandemya ang kailangan mong kaharapin? Paano kung pati ang takot sa isang nilalang ang iyong dapat na pagdaanan at wala kang ibang aasahan, kundi ang iyong sarili? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clark at nakatira dito sa Pasig. Ilang taon na rin ang nakakaraan noon simula nang umuwi ako dito sa Pilipinas because I have spent 6 long years in the US in order to study and pursue my dream to be a painter. Ilang taon kong tiniis ang hirap, pangungulila upang makamit ang aking pangarap. At ng mga panahon na yon, ay muli akong bumalik sa Pilipinas para ipakita sa ating bansa ang aking talento sa sining na ito. Sa aking pag-uwi sa aming munting tahanan ay hindi ko inaasahan ang aking mga nakita. Nandoon at nag-aantay sa akin ang mga pamilyar na mukha. Nandoon sa loob ng aming lumang tahanan ang ilan sa mga kamag-anak at ang aking mga kababata at mga kaibigan. Welcome home, Clark! Sabay-sabay nilang sigaw bago nila ako niyakap. Sa totoo lang ay gusto ko na talagang maluha at hindi ko kalain na mga taong naiwan ko sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon ay nandoon at natutuwa sa aking pag-uwi. Sa aking pagpasok sa loob ng bahay ay nakita ko si Mama na halos maiyak na habang naglalakad ito papunta sa aking direksyon. She wrapped her arms on my neck and went on crying. Ilang minuto rin kaming magkayakap ni Mama nang marinig namin ang malalakas na palakpak galing sa mga bisita namin. Bakit pa kayong nag-abala na maghanda, Mama? Hindi na ito kailangan, reklamo ko kay Mama. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay expected ko na maghahanda talaga si Mama dahil ugali na niya ito. Kahit sabihin ko pa sa kanya na huwag nang maghanda ay wala kang magagawa dahil maghahanda pa rin ito. What are you talking about, iho? 6 na taon. I couldn't see you and I couldn't hug you for 6 years. Clark, your return deserves a grand celebration. Sigaw ni Mama, kaya naman, inalagan ko ito sa pisngi niya. Thank you, Ma. Namiss kita ng sobra. Sobra talaga. Habang nagtatawanan at nagdadramahan kami ni Mama ay natawa ako dahil nakita kong papalapit si Papa papunta sa direksyon namin habang hawak nito ang 2 bote ng red wine. Welcome home, son. Malakas sa sigaw ni Papa bago niya ako niyakap. That's enough for the dramas already. Let us go out there and start the party. Whoa! Sabay kami nagkatinginan ni Mama bago kami napailing. My father was already on his 50s pero abutan mo yan ng alak at mag-aastang teenager yan. Nakaupo ako sa isang sulok at saka ako pinagmasda ng mga tao dito sa loob ng bahay. Hindi ko maiwasang umiti habang nakikita silang kumakain, umiinom ng alak at syempre ay mawawala ba ang malalakas na tawanan at chismisan
lalo na ng mga matatanda. Ilang oras din nagtagal ang kasiyahan hanggang sa halos lahat sila ay mga nagpaalam na para umuwi dahil sa sobrang kalasingan. Binuhat ko si Papa papunta sa kwarto nila ni Mama bago ako muling buwaba upang tulungan si Mama sa mga hugasin dahil sobrang dami talagang kalat dahil sa party na ito. Habang nagwawalis ako sa may living room namin, ay napansin ko ang isang bumbilya sa labas ng pinto na nagpapatay sindi na tila ba malapit ng mapundi. Sandali kong binitawan ang walis na hawak ko at saka ako nagtungo sa labas ng aming pinto upang tingnan ang problema sa ilaw. Pagbukas ko ng aming pintuan ay sinalubong ako ng isang malakas na hangin na naging dahilan ng pagtaas ng aking balahibo. What's going on here? Bakit ang lamig? Sinubukan kong hanapin ang switch ng ilaw nang sa isang iglap ay tuluyang namatay ang ilaw. Pinilit kong buksan ang aking mga mata ngunit sa kasamaang palad ay wala akong makita. Mama, Papa? Malakas kong tawag sa aking mga magulang ngunit wala akong nakuha na sagot. Marahil iyon ay dahil tulog na ang mga ito, dulot ng pagod at kalasingan. Putik na hayop oh. Malakas kong sigaw matapos akong makarinig ng isang malakas na pagbagsak galing sa tila may nabasag sa hindi kalayuan. Sinubukan kong maglakad patungo sa kinakaroonan ng tunog na iyon nang biglang bumukas ang ilaw. Thank God! Kaunti na lang talaga at may ihina ako sa pantalon ko. I went to the kitchen para tapusin ang mga hinugasan ko nang bigla akong napahinto mula sa aking paglalakad. I can't understand this feeling that I'm feeling that time, pero ang hangin, ang lamig ng nararamdaman ng aking katawan ay hindi ko maipaliwanag. Nakatayo ako sa gitna ng aming kusina at sa aking harapan ay merong isang basag na coffee mug. Nakapagtataka lang dahil sa coffee mug ay may nakita akong kulay pulang mantsa dito. Ano ito? Nagdesisyon na lamang ako na walisin ito at pabayaan na lamang dahil pagod na pagod na rin ako at ayoko na munang mag-isip ng ikakastress ko. Pagkatapos kong maglinis doon sa baba ay napansin ko ang pintuan namin and it was slightly open. Hindi naman ganyan kanina ang pintuha. Bulong ko. I went to the door and closed it. I even made sure that it was locked. When I was already sure na nakalock na ang lahat ay nagpunta ako sa aking kwarto upang matulog at magpahinga na. I just closed my eyes at hiniling na sana'y panaginip lang ang lahat at magiging normal din ang lahat. Papadudot na naginip ako noon na naglalakad ako sa isang luma at abandonadong gusali noong narinig ang mga tinig na yon. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon at hindi ko rin maalala kung paano ako napunta sa lugar na yon. Pero isa lang ang sigurado ako. At iyon ay walang normal sa mga nangyayari mula nung umuwi ako sa Pilipinas. Naglalakad-lakad muna ako at baka sakaling may makita akong mapagtanungan at muli ay may narinig akong isang nakakapangilabot na tinig. Tumakbo ka. Magtago ka. Ngunit kahit na ano ang iyong gawin ay wala nang makakapigil pa sa sigaw ng tadhana. Sa aking pagbabalik ay mayroong kaluluwang kapalit. Takbo bata, takbo! Nagising ako at nasa loob ako ng aking kwarto. Pawis na pawis at hingal na parabang hinabol ako ng isang malaki at masamang halimaw. Bangungot lang ba yon? Bangungot lang ba ang lahat? Parang totoo kasi at ramdam na ramdam ko pa noon ang lalim ng kaba ng dibdib ko na hindi ko maintindihan. Naiyak ako sa dahilan na hindi ko rin magets pero hinayaan ko na lamang papadudot. Clark, bumangaw ka na dyan. Breakfast is ready. Narinig ko ang malakas na tawag ni Mama mula sa dining area. Grabe ang lakas talaga ng boses ni Mama dahil rinig na rinig ko siya sa kwarto ko. Hindi ko akalain na aabot doon ang boses niya. Agad akong tumayo at saka dumiretso sa aming dining area at nandoon nakaupo na sina Mama at Papa habang nakahanda na sa lamesa. Ang isang malaking mangkok ng fried rice,
bacon, sunny side up egg at mga hot dogs. I went to have a seat at saka kami nagdasal bago kumain. Habang nagdarasal kami, biglang lumamig ang ihip ng hangin na naging dahilan para kilabutan ako. Anak, may pinadala palang portrait ang lola mo. Isa daw itong original portrait ng isang kilalang manunulat noong 19th century. Baka daw magustuhan mo kaya naisipan ito na ibigay sa iyo. Nakangiting sabi ni mama saka itinuro ang isang malaking picture frame na nakabalot pa sa bubble wrap. Sobrang hilig din kasi ni Lola bumili ng mga lumang gamit at isa siguro ito sa mga yon. Kay Lola ko rin na-realize noon na nasa dugo talaga namin ang pagiging artist o mapagmahal sa sining. Sige ma, I'll check it pagkatapos natin kumain, tugon ko. Pagkatapos namin kumain ay katulad ng ginawa ko kagabi ay tinulungan ko si mama na magayos ng mga pinagkaina namin. Alam mo Clark, huwag ka nang matigas ang ulo at samahan mo na lang ang papa mo doon sa living room, ang sabi ni mama habang kinukuha sa akin ang mga hugasin. Napakamot na lamang ako ng aking ulo at saka ako nagpunta sa living room. I look at the huge picture frame na according kay mama ay galing ito sa aking lola. Hindi ko alam but I got a feeling uncomfortable even just by looking at it. Meron akong nararamdaman na kakaibang kaba sa bawat segundo na lumilipas. Clark, mukhang gusto mo nang buksan ang regalo ng lola mo ah. Malakas sa sigaw ni Papa bago nito kinuha ang portrait na nakabalot pa. Pa, hindi naman. Hindi ko na natapos pa ang sinasabi ko dahil sa biglang kinuha ni Papa ang portrait at saka inabot sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi ang kunin ito dahil baka mamaya ay sabihin nila ay hindi ko ito nagustuhan at baka magtampo pa si Lola. Matampuhin pa naman yon na siguro ay dahil na rin sa katandaan niya. Naalala ko nung huling uwi niya sa Pilipinas tapos ay naging busy ako sa trabaho at hindi ko siya napuntahan kaagad. Hindi niya ako kinausap ng ilang araw dahil sa pagtatampo niya. Kaya naman iniwasan ko na rin tuloy na magtampo siya sa akin. Kinuha ko na rin kay Papa ang portrait at saka ako nagpaalam na sa kwarto ko na namang bubuksan ang regalo ni Lola. I don't believe in ghosts. I don't believe in some spiritual being. And I only believe in the one and only God. Pero sa hindi ko may paliwanag na dahilan, ay simula nung una kong nakita ang portrait na ito ay siguradong sigurado ako na meron akong nararamdaman na isang negative energy. At hindi ko lang alam kung ano yon. Dahil hindi rin naman ako eksperto sa larangan na ito. Pagdating ko sa loob ng aking kwarto ay marahang kong tinanggal ang bubble wrap. At saka ko tinignan ang portrait. Mayroong isang lalaking nakangiti at meron itong kulot na bangs at singkit na mata. Ang frame naman ay kulay ginto at may nakaukit na pangalan at ang taon na 1802. Napansin ko rin ang isang phrase na tila nakasulat ito sa salitang Latin na hindi ko alam ang ibig sabihin. I just put the frame aside at saka ako naglinis ng loob ng aking kwarto. Hindi naman sa maarte ako. Pero itong kwarto ko kasi ay parang hindi rin napalinis nila mama at papa bago ako umuwi. And they know that if there is one thing that I don't like, and that is having my room mess up. Habang abala ako sa paglilinis ay binuksan ko muna ang aking music para naman ganahan ako kahit papaano sa paglilinis. Parating na siya at sa kanyang pagdating ay isang buhay ang mawawala. Parating na siya. Isang mahina ngunit malinaw na bulong ng isang bata ang aking narinig. Tumingin ako sa kaliwa, tumingin ako sa kanan at walang tao sa aking paligid. Pero kanino? Kanino galing ang boses na yon? Bigla ako nakaramdam ng isang malakas na ihip ng hangin at isa-isang nagtaasan ang aking mga balahibo. A glance on the portrait that was given by my Lola when I noticed that something was strange with the painting. Oo, sigurado akong merong nagbago sa portrait. Hindi nga lang ako sigurado kung ano ito.
Hanggang isang malakas na tili ang narinig ko na sa tingin ko ay nanggaling sa kusina. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina at saka hinanap si Mama. Wala na noon si Papa dahil pumasok na ito sa trabaho. Pagdating ko sa kusina ay nanlaki ang aking mga mata at nagsimulang manginig ang aking mga tuhod at nagsimula na ring tumagaktak ang aking pawis dahil sa aking nasaksihan. Nasa aking harapan ngayon ang isang kulay itim na pusa. Basag ang bungo nito at mayroong hiwa sa tiyan kung saan ay nakalaylay ang mga lamang loob nila. What happened here? Bakit may patay na pusa dyan, Ma? Nagpapanik kong tanong kay Mama. Hindi ko alam, Clark, basta pagbaba ko dito galing sa kwarto ay eto na ang bumungad sa akin. I don't know how it got here. Wika pa niya. Papadudot, mabilis kong niyakap si Mama upang pakalmahin. Ano ba itong nangyayari? Bakit mayroong nararamdaman na hindi maganda sa bahay na ito? Habang nasa kusina kami, tila bumagal ang takbo ng oras. Ang Mama ko ay hindi gumagalaw habang ang pusa sa sahig ay unti-unting naaagnas hanggang sa bigla na itong nasunog sa apoy. I am coming. Muli kong narinig ang nakakakilabot na boses. Sino ito? Saan ba ito nanggagaling? Totoo ba talaga? Ang mga ito o isa lamang itong guni-guni? Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat ngunit nakikita at nararamdaman ko na totoo ang lahat ng ito. Hindi ako pwedeng magkamali dahil hindi pa naman ako nababaliw. Nagpunta ako sa isang altar sa loob ng bahay at saka ako nagtirik ng kandila. I prayed for my safety and also for my mama dahil hindi man ako naniniwala sa mga paranormal activities. Pero hindi pa rin ako mapanatag dahil sa mga kakaiba kong nararanasan ngayon. Muli akong pumasok ng aking kwarto at nagdesisyon na magpahinga at muling matulog. I was about to go to bed when I noticed something. Something was scattered on the floor. Ano ito? Biglang nagtaasan ang aking mga balahibo dahil sa mga nakita ko sa sahig. Nakita ko ang nagliliparan na kulay itim na petal ng mga rosas at ang nakakakilabot pa ay ang amoy nito. Amoy na aagnas na bangkay, Papa Dudut. Gusto kong tumakbo ng mga oras na yon. Gusto kong lumabas mula sa aking kwarto ngunit sa hindi ko malaman na kadahilanan ay hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Malakas na hangin, nakakapangilabot na presensya at hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari at nagsimula lamang ito noong dumating ang hayop na portrait na ito. Pumikit ako at nagdasal pero tila hindi ako naririnig ng ating Panginoon. Unti-unting gumalaw ang mga kagamitan sa loob ng aking kwarto. Ang mga krus ay bumaliktad at ang mga santo ay nalaglag mula sa kinakaroonan nila. Isang malakas na sigaw na nanggagaling sa ibaba. And my heart suddenly stopped when I recognized the voice. Mama! Sa isang iglap ay muli akong nakagalaw. Mabilis akong tumakbo papunta sa kinakaroonan ni Mama. Pagdating sa kusina ay biglang nanghina ang aking mga tuhod at saka ako napaluhod. Unti-unting tumulo ang mga luha ko mula sa aking mga mata at si Mama, bakit siya pa? Bakit sa lahat ng tao ay bakit si Mama pa? Nandito ako sa kanyang harapan. Nasa harapan ko ang Mama ko na walang buhay at nakahiga sa sahig habang naliligo gamit ang sarili niyang dugo. At ang nakakapangilabot pa dito ay mayroong isang malaking buta sa kanyang dibdib na tila may isang demonyo na binutas ito upang makuha ang kanyang puso. Hindi, hindi ito pwedeng mangyari. Sinong demonyong may gawa nito? Malakas kong sigaw. Muli isang malakas na bugso ng hangin na humampas sa aking mukha. Tumayo ako mula sa aking kinaluluhoran at saka ako hinanap si Papa. Pa? Malakas kong tawag ngunit wala akong nakuhang sagot. Papa? Nasaan ka? Muli kong tawag ngunit katulad nung una ay wala rin akong nakuhang sagot kaya bigla akong kinabahan. Mabilis akong nagtungo sa kwarto nila Papa at Mama at pagdating ko sa kanilang kwarto ay muli isang malakas na hangin ang bumati sa akin. Muli ako nanghina at unti-unti tila gusto ko na lamang bumigay.
I can see my father setting up a rope in the ceiling. He was about to hang himself. Pero bakit? Papa? Papa, huwag! Malakas kong sigaw ngunit tila hindi ako naririnig nito. Akma akong hahakbang upang pigilan ito pero hindi ko magawa dahil sa likod nito ay may nakita akong isang lalaki na bumubulong dito. Isang pamilyar na lalaki na alam kong nakita ko na noon pa. Isang bagay ang nakakasigurado ako at iyon ay hindi ito tao. Isa itong masamang espiritu na naghahasik ng lagim at kababalaghan sa bahay na ito. Si Papa'y umakyat. Umakyat si Papa sa isang upuan at saka sinuot ang tali sa kanyang leeg. Tumingin sa akin ang lalaking bumubulong sa kanya. Itim ang mga mata nito at unti-unting lumabas ang mga sugat at dugo sa kanyang katawan at mukha niya. Ang kanyang mukha ay tila naaagnas na. Nakatitig ito sa akin habang nakangisi pa. Sa isang igla, Papa Dudut, ay nakita kong tumalon si Papa sa upuan kung saan ito nakatungtong. Papa Dudut, gusto kong sumigaw. Gusto kong sumigaw, gusto ko siyang pigilan ngunit hindi ko may galaw ang aking katawan. At hindi ko rin magawang sumigaw sapagkat walang lumalabas na tinig mula sa aking bibig. Naluha na lamang ako habang nakikita at pinapanood ko na kunin ni Papa ang sarili niyang buhay. Ang lalaki. Ang lalaking bumubulong kay Papa ay marahil ang nilalang na pamatay din kay Mama. Ang lalaking ito, siyang lalaki sa portrait na ibinigay ni Lola. Sa aking pagbabalik ay isang kaluluwa ang kailangan na pumalit sa larawan ng sinumpaang larawan. Ikaw, Clark. Ikaw ang papalit sa akin. Isang mahinang bulong ang aking narinig. Mahigit 200 taon nang nakakaraan noong ako ay walang awang pinahirapan at pinaslang. At sa loob ng mahigit 200 taon ay naghahanap ako ng paraan upang makabalik at maipaghiganti ko ang walang awang pagpaslang sa akin. Kasama sa aking pagpanaw ay kasama ko ang larawan na ginuhit ng aking pinakamamahal na si Lucas at sinumpa ko na ako ay magbabalik. Ako ay maghihiganti sa mga tao at upang may sakatuparan ito ay kailangan ko ng tao. Kailangan ko ng isang kaluluwa na papalit sa aking espiritu na mahigit 200 taong nakakulong dito. Ikaw, Clark. Ikaw ang nakatakdang pumalit sa akin dito. Ito na ang takdang oras ng aking muling pagkabuhay. Wika pa niya. Nakita ko ang matatalas na tingin niya sa akin. Ang mga kagamitan sa loob ng aking kwarto nila Mama at Papa ay unti-unting gumalaw at nabasag. At ang mga krus at mga santo sa altar ay bumagsak at nabasag din. He is coming for me. He is coming for my soul. Nang naramdaman ko na muli na akong nakagagalaw ay mabilis kong tinungo ang aking kwarto at saka ko pinuntahan ang portrait niya. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa pagbabago ng itsura ng larawan nito. His eyes were bleeding. The clothes were messed up na para bang matindi ang pinagdadaanan nito. Mabilis ako nagpunta sa aking drawer at saka ko kinuha ang isang cutter upang sirain ang portrait na ito. No, hindi ko siya hayaan na magtagumpay. Hindi ko siya hayaan na makabalik upang maghasik ng kadiliman. Tinara ko ang aking cutter sa larawan na ito ngunit napatras na lamang ako dahil imbis na masira ito ay nabali ang hawak kong cutter. Sa isang iglap ay bigla na lamang akong umangat at nararamdaman ko ang isang kamay sa aking leeg. Ang lalaki. Nakita ko siya sa aking harapan at mahigpit itong nakahawak sa aking leeg. Matalas itong nakatingin sa akin. Sa aking mga mata, gamit ang madilim niyang mata. Isa-isang lumabas ang kanyang matutulis na mga ngipin bago niya ako binato sa isang sulok. Naramdaman ko ang kakaibang sakit sa aking katawan at sa aking pagdilat ay nakita kong lumulutang na ang mga basag na salamin na nanggaling sa aking bintana at isa-isa nitong tinarak sa aking katawan. Malakas akong napasigaw matapos tumarak ang mga bubog ng salamin sa aking balikat, braso, binti, hita, tagiliran at sa aking kanang mata. Hindi mo na matatakasan ang nakatakda, Clark.
Matagal nang nakaukit sa iyong palad ang araw na ito at eto na ang tamang oras. Pinilit kong igalaw ang aking katawan at idinilat ang kaliwa kong mata. Wala na akong maramdaman, ang bukong katawan ay tila nagmamanhid na. Hindi, hindi ka magtatagumpay. Pilit kong sabi dito habang dumudura na ng dugo. Sa isang iglap ay nakita kong nagliwanag ang mga nakasulat sa larawan. Nakita ko na tila nagbago ang nakasulat dito. Mula sa salitang Latin ay umayos ito sa lingwahe na maiintindihan ko. On the night of the full moon, I will return and seek vengeance to humanity. Pagkabigas ko sa mga salitang ito ay naramdaman ko na tila may kung anong puwersa na humigop sa akin. Isang negatibong enerhiya na hindi ko malalabanan. Sa isang iglap ay nakita ko na lamang ang aking sarili sa isang madilim na lugar. Walang lagusan, walang pinto, palabas. Ngunit, mayroong isang malaking parisukat na bintana. Hinihingal man ay tumakbo ako patungo sa bintanang ito at nanlaki ang aking mga mata. Nang hina ang aking tuhod sa aking nakita dahil sa kabilang parte ng lugar kung nasaan ako ngayon, ay nakita ko ang aking kwarto. At sa isang sulok ay nandoon ang aking katawan, duguan at puro tarak ng bubog ito. Walang buhay, ang lalaki na kanina lang ay laman ng portrait ay nasa loob ng aking kwarto at naglalakad papunta sa aking katawan at sa isang iglap ay bigla na lamang itong nawala. Nasaan siya? Nasaan ako? Ito bang lugar? Ang kulungan na sinasabi ni Juanito? Nakita ko na dumilat ang mga mata ng aking katawan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Puno ito ng galit at pagkamuhi. Tumayo ito at saka naglakad patungo sa kinakaroonan ko. Kumuha ito ng isang posporo at saka sinindihan. Ito na ang katapusan, Clark. Ang katapusan mo. Nagliyab ang buong kapaligiran ng kanina'y puno ng kadiliman na ay ngayon ay nagliliyab na sa apoy. Hindi ito maaari. Sinunog ni Juanito ang kinakaroonan ko. Sinunog nito ang sinumpang larawan. Clark? Clark, ayos ka lang ba? Bigla akong napapitlag nang marinig ko ang boses ni Mama Papa Dudut. Mula sa kinakaupuan ko ay bigla akong napatayo at napalayo mula sa lamesa. Pawisan ang buong mukha at katawan ko habang pabalik-balik ang tingin kina Papa at Mama na nasa harapan ko at buhay na buhay. Ma, Pa! Parang naiiyak na wika ko. Ano ba nangyari sa iyo? Tanong pa ni Papa. Oo nga, Clark. Sinabi ko lang naman na may pinadalang portrait ang lola mo. Bigla kang natulala dyan. Wika ni Mama. Portrait? Nalalaki ang mga mata na kaagad kong tinungo ang portrait na sinasabi ni Mama. At hindi ako nagkakamali nang makita ko ang portrait. Kaparehong kapareho ng portrait na nasa bangungot ko. Papa Dudut, hindi na ako nagdalawang isip na sunugin ang portrait na yon. Bahala na ako magtampo si Lola kapag nalaman niya kung ano ang ginawa ko sa pinadala niyang portrait sa akin. Hindi ko alam kung binangungot ba ako habang gising pero ayaw ko nang kumpirmahin pa. Dahil alam ko na kaagad na may dalang kababalaghan at kamalasan ang portrait na yon. Mabuti na lamang at pagkatapos kong gawin yon ay wala namang nangyaring kahit na anong masama sa akin o sa amin. At mabuti na lang at buhay at kasama ko pa rin ang mga magulang ko. Salamat Papa Dudut sa oras na mabasa ninyo ang sulat ko. Gusto ko lang talagang ibahagi ang kakaibang pangyayaring ito sa buhay ko. Panaginip man o isang premonisyon. Yours truly, Clark. May mga pagkakataon na binabaliwala natin ang kapangyarihan ng pagdarasal. Kinakalimutan ng iba na meron tayong Diyos na kaya tayong protektahan sa mga bagay na gumugulo sa ating buhay. Ang kailangan lang natin ay matibay na pananampalataya at ang tumawag sa Kanya. Sa mga mahirap at nakakatakot na sitwasyon na pinagdadaanan natin ay huwag nating kalilimutan na meron tayong Diyos na handa tayong gabayan at tulungan upang malagpasan yon. Ang tanging gagawin lang natin ay ang tumawag sa Kanya at buong puso na isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating pinagdaraanan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe.
Pakiusap, suportahan po natin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut family. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa mga effort na ginagawa namin. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.